Praise the Lord who heals the brokenhearted. Isang mapagpalang linggo po mga kakwentuhan at ito si Father Sander para sa kwento na may kwenta. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo ng karaniwang panahon at ang mga pagbasa po sa ating liturhiya ay nagpapaanyaya po sa atin ng muli na ang Diyos ay kasama natin. That God is with us, He is not even with us, He is with us even in our suffering. He is with us as a God who cares and as a God who heals. Kaya naman po mga kapatid, napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon sapagkat ito ay nagpapaalala sa atin muli na ang Diyos ay kasama natin sa ating paghihirap, kasama natin sa ating mga pinagdadaan ng sakit at pasakit sa buhay. Yet, we are invited by our readings today to see what are our human reactions and divine interventions pertaining to human suffering and pain. Mga kapatid, mga kakwentuhan, unang-unang reaction po if we are suffering, if tayo ay naghihirap, if we are undergoing pain, the first reaction is that of complaint. Ito rin po ang ating makikita sa ating unang pagbasa na kung saan si Job po ay nagreklamo sa Diyos. He said that life seems to be a drudgery. Life is a fatigue. At life is like hopelessness. Wala, nawawala ng pag-asa si Job sa unang pagbasa. Ngunit ang paanyaya po sa ating mga kapatid, that complaints could be our prayers to God. Ito po nawa ang ating gawin sa ating mga reklamo. Magreklamo tayo sa Diyos and we put it in prayer. Complaints are our prayers to God. And it would be a very, very effective prayer which God could hear us. That is why hindi po tayo pinagbabawalan to complain to God. Yet, complain to God and put our complaints into prayer. Yun po yung unang paanyaya po sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Complain. Complain to God of all our sufferings. Complain to God of all that we are undergoing, the pain, the suffering, sickness, and all the challenges that we have today. Like Job, life may seem to be a drudgery. Life seems to be hopeless. Yet I know, we believe that God hears us, that God is with us, and He cares for us. And we go now to our second point. If we complain to God because of our suffering, because of our challenges in life, I believe that God cares for us and that God is full of compassion. God in Jesus, we see that in the gospel that we have today. He heals. He shows that He is a God who is willing to suffer. Kasama po tayo ng Diyos. At ito po ang pinapakita sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. He embraced through healing our own suffering. Nakikita po natin yan kung paano pinagaling ni Jesus ang lahat ng may sakit sa ating ebanghelyo ngayon. He embraced human suffering and He healed human suffering. And this is out of compassion. Kaya naman po mga kapatid, ang paanyaya rin po sa atin naway magkaroon din po tayo ng awa at habag sa kapwa natin nahihirapan. Katulad po ng awa at habag, katulad ng compassion na pinapakita sa atin ngayon ni Jesus, gawa ng kanyang paghilom, gawa ng kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. And lastly mga kapatid, in the midst of pain, in the midst of suffering, in the midst of our challenges in life, yes, we can complain and we see that God is a compassionate God, yet we are also asked to have communion with God. Ito po ang nakikita natin sa ating ebanghelyo at sa ating pangalawang pagbasa, that St. Paul tells us that for the weak, he became weak in order to understand communion. And even in our gospel that we have today,
that communion is expressed in Jesus' way of communicating and being in communion to God when He went to a deserted place to pray. Ito rin po ang paanyaya niya sa atin, mga kapatid. In the midst of our suffering, in the midst of our pain, naway magkaroon po tayo ng panahon to have communion with others and communion with God. Naway magkaroon tayo ng panahon na magdasal. Magdasal bilang isang komunidad at magdasal sa Diyos bilang kanyang mga anak. Communion. At ito po ang paanyaya sa atin sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon. In the midst of our sufferings and pains, yes, we complain. And hopefully this complaint should bring us to prayer. This complaint also would see us that there is a God that is full of compassion. And these sufferings and challenges that we have in life should take us to communion to others and to communion to God. Mga kapatid, this is our prayer that in the midst of our sufferings, especially that we are undergoing today, naway magkaroon tayo ng panahon na makipag-usap sa Diyos in prayer. And to Him who have loved us, praise and glory forever and ever. Amen. Send, O Lord, holy apostles into your church,